guys, welcome back to my channel. It's me again, Shati. So today is September 11, 2019. Sa mga naghihintay ng haul dyan, mga bebe, eto na yon. Ready na akong mag-haul, nag-intro lang ako. If you wanna know kung ano yung mga products na pinagbibili ko sa Lazada through Maybelline store and super duper laki ng natipid ko, guys, using Lazada app, syempre convenient sa akin yun, especially ngayon na hindi ako makapag makeup tutorial kasi kulang-kulang na yung mga makeups ko. So I need to buy few makeups na wala ako. So sobrang naging convenient sa akin yun kasi hindi na ako lumabas ng bahay. Nag-browse lang ako through Lazada, and of course meron silang promotion gaya ng 9.9 festival na nangyari noong September 9. And sobrang thankful ako kasi ang dami kong nabili sa halagang 1,200 pesos lang. Siguro ang natipid ko is 200 plus pesos. Free shipping na din to, mga bebe. Kaya kung gusto nyong mapanood, then please keep on watching. Okay guys, so before we start, bago ko ipakita sa inyo yung mga products na in-order ko nung isang araw sa Lazada during their 9.9 festival, I'm going to share you muna yung mga skincare routine ko bago natin i-apply yung mga products na nabili natin. So nakapaghilamos na nga pala ako using the Vitamin E facial wash. So nabili ko siya online and lalagay ko na lang siya dito para meron kayong reference kung ano itsura nun. Kapag hilamos na ako, ang isusunod ko is itong micellar water Garnier. Ayan. Skincare is the most important thing para sa akin. Makita nyo ah, nakapag facial wash na ako pero ayan pa din yung dumi ng mukha ko. Grabe. Ang isusunod natin is itong Celatech Dermoscience Acne Solutions Oil Oil Control Toner. Susunod naman natin is itong Vitamin E Cream. So, ito yung pinagkakaguluhan ng masa ngayon. This product is from Thailand. This is moisturizing cream and rich with sunflower oil. Nagbablog ako eh. Linis na ako magwatuli na nga. In-order ko to nung ano lang, nung mismong festival lang mismo. Tapos kinabukasan dumating na. Ito yung unang dumating. Number 11, ito yung nahuling dumating. In-unbox ko na siya eh, kasi hindi na ako nakapaghintay. Hi, Kobe! So, lahat ng to is in-order ko sa Maybelline store sa Lazada. And I'm so glad dahil sobrang laki talaga ng natipid ko. Siguro nasa 200 plus yung natipid ko. Yun siya lahat. Is ito. This one is yung concealer. Hindi kasi ako makapag-makeup tutorial kasi maglalagay muna ako ng lip tint, mga mahal, ha? Kasi dito sa vlog na to, mag-unbox lang muna tayo. So, ang lip tint na gagamitin ko is itong Vice Cosmetics in the shade Beshi. Na rin tayo maglalagay ng cream burete. Lip tint at lip cheek lang. Ay, lip cheek. Lip tint at ganito lang, sapat na for me. Ito yung concealer na binili ko. I got this for about 249 pesos. This one is 249, pero ang binayaran ko lang is 199 yata. Shade na kinuha ko is sand. Maybelline Fit Me Foundation. This one I got for 199 pesos lang. Ang laki ng nabawas ko. Siguro nasa 300 to 399, mga ganun. Ang shade na kinuha ko is 220. Ayan. Wala na rin akong mascara. Kaya kumuha na din ako ng mascara. Yung mascara na gustong-gusto ng iba. Hindi ko alam. Hindi ko pa kasi natatry to eh. Ayan siya o. Beautiful Eyes Hyper Curl Waterproof. Kuha ko din to ng 249. Basta ilalagay ko na lang sa description box below kung magkano ko siya nakuha. Tapos, bumili din ako ng tatlong shade nitong Fit Me, Powder Matte Lipsticks. So, ang mga kinuha kong shade is Almond Pink, Rococoa, yung mga, yung ma-brownish siya, ayan o. Tapos, yung Touch of Nude.
Ano lang din yata to, 149. 149 each. Tapos ang regular price niya is nasa 299 or basta nasa ganun. Mahal din ang regular price nito eh, as far as I know. Meron akong shade dito, yung ano, Toasted Brown. Maganda din to eh. I super love itong mga ano na to, lipsticks na to. Kaya ito kinuha ko eh. Merong mas mahal dun eh. Kaya lang yung ano yata, yung lip tint din siya. Pero ang kagandahan dun is tumatagal siya ng 24 hours. Hindi ko pa alam. Pero tatry natin bumili nun. Tapos i-review natin kung talagang totoo na tumatagal siya ng 24 hours. Siguro nung shinif. Nung shinip nila sa akin yung box na to, wala pa silang stock nitong blush on na to. Kaya siguro nahuli. Pero nagsabay din naman yung isa. Itong isa na to. Mamaya ko siya ipapakita sa inyo kung ano yun. Hirap na mag-unbox talaga. Ay, naka. Ayun. Ano ba yan? Tanda nyo kung pinahihirapan na. This one is the Blush Natural Look Effortless Blend. So, ang shade na kinuha ko is yung peach. Yung nude sana'y kukunin ko eh. Kaya lang, mas gusto ko kasi yung kulay ng peach. Honestly, hindi naman ako gumagamit ng primer. Siyempre, gusto ko din naman mag-try kung ano bang nagiging effect ng paggamit ng primer. So, bumili ako ng baby skin primer. Yung primer, yung blush on, yung mascara, Fit Me na foundation, itong concealer, and yung tatlong shade ng matte lipsticks. Ayan. Ere lang naman yung mga pinagbibili ko. So, magta-thumbnail muna tayo mga bebes. So, ayun. Nakapag-haul na tayo. So, yun na lahat ng mga iho-haul ko. And yun lang. So, kung gusto mong makatipid kagaya ko, mag-abang ka lang ng mga festival or something promotion sa Lazada. Makakabili ka na. Free shipping na din yun. And yun na yung mga na-haul ko guys, yung mga nag-aabang ng haul. Siyempre, gusto ko rin siyang itry and itatry natin lahat ng to. Full face siya, but wala akong eyeshadow for this one. So, gagamit na lang siguro ako ng ibang brand. Pero lahat ng to, tatry natin. Siyempre, itatry ko din yung mga shades nitong lipsticks na pinagbibili ko. Then, yun lang yung i-haul natin for today. Then, syempre, sana abangan nyo yung bagong video na gagawin ko para dito sa mga pinagbibili natin sa Maybelline sa Lazada. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button below para notified ka sa susunod na mag-upload ako ng video. So, yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye!